yung timing or yung window of pressing a Purify against Akaja. So if wala sana etong si Etomax na pumili siya ngayon ng Kufra na ibibigay niya dun sa mga tanks. At si Sean and Geek Pam PH. Kailangan ng Geek Pam naman ako sa series na to. Dahil kung hindi, mahihirapan silang makuha or makapunta ng top 8. Yes, kasi di ba yung Geek Fam ngayon, nasa very dangerous spot sila dun sa seed natin, no? Pag natalo sila dito, ma-eliminate na sila, no? For our grand finals, no? Pero magkakaroon tayo ng maagang harasan dito sa mid lane. Pero kita mo naman, paring Baybox, the bouncing ball kaagad para dito kay paring Chak, no? And kung mapapansin nyo, nag 1-3-1 strategy. Well, this is a paneling for the link. Nandun na yung pangalan niya sa paneling. And ang pwede lang gawin dito ng Geek Fam PH is pabilisan na lang magkaroon ng farm, which is the Claude, also the Lin. Sino ba mas mabilis pagdating sa rotation dito sa both teams natin? Is either Geek Pump or Execration? Ikaw ba? Parang feel mo? I think kasi para sa akin, Lin, medyo malakas yung damage, lalo na kapag nag-skill 1 yan. Alam naman natin kung mas mataas din yung chance of critical niya, no, kapag nag-skill 1. Kaya I feeling ko talaga mabilis siyang mag-clear ng jungle camp compared to a Claude early game. Though may veteran starter yung Claude natin dito. Yep. Well, naka-veteran starter siya. So basically, sobrang komportable niya dun sa side ng Execration. Even though na merong Kufra and the Cho. We know naman yung Cho dito is a backline hero na talagang tatargetin niya lang yung mismong core heroes ng kalaban. And the retribution, kailangan medyo maging maingat etong Claude dito sa clash na to, even though now they have the Dark Knight Fold na ginagamit ng ating Hellcurt. Yes, and may tanong ko lang sa'yo, no? How would the Execration keep up against Geek Fam PH knowing na eto nga, veterans tanto yung Claude na? Ay na, hindi ko na alam sabihin, paring Baymak, kita mo naman yung Tempest of Blame mula dito kay paring 8, pero mukhang mali ata nang napasukan dito dahil ang ating show with the Geek Fam killing the Claude. 30Z, medyo malalang to para sa marksman mismo ng Geek Fam PH, CKTD with the low HP, and ito na yung momentum na hinahanap natin mula sa ating Ling, and why not, tatakbo na lang, that is a 2-0 para dito sa side ng Execration. Ito mo na malalaman yung killing capability mismo ng lahat ng Execration, the Divine Judgment nga mula dito kay Etomax to get the kill, why not will fall down another kill mula sa Execration. Paring Baymax, doon tumatay yung lineup ng Execration. They have the pass rotation as well. Gaya nga nasabi mo, pero Chakno, hindi pa tayo tapos dito. The bouncing ball. Chakno, na-cancel pa yung BMI. Tyrant's Rage. And Chakno will get the kill. Naku po, Veteran's Hunter. Zero po na yung Claude dito. Ako, napakalaking problema nito para sa isang Claude. Especially right now, kunukuhanan siya ng jungle camp ng Team Execration. And pero dito sa baba mo, ang mapipitas din si paring Benny Cutie. You know, what a nice ultimate coming from May dito. Well, ito interesting dito yung emblem Baymax ni Benny Cutie. Ang akala ko mag-aabaris yung isang Esmeralda. We know naman kasi yung Abaris emblem na nagbibigay ng 50 gold sa kada hit ng ating hero, pero he go for the Impure Rage. Pero mamaya na yan, paring Baymax, kita mo naman ni Shadow Rush doon ng ating Hellcurt para lang makatakbo mismo doon sa execution ng ating Execration. And CK, katalya dito yung rotation niya, medyo tumatagin na dahil nga doon sa mga early clashes na naganap doon pa lang sa mga turtle, di ba? And note dito, Kuya Berting, look at Hate. Hate dito with the Bounty Hunter, 1 kill, napakalaking bagay niyan, especially for a Link this early in the game. Dahil lang dyan, makakapag-rack up yan ng maraming item for mid to late game, which is napakalaking bagay, no, for the Team Execration. Especially na ang dami nilang pangontra sa pick ng Geek Fam PH. And yung ating si Kurt Easy dito, medyo namang problema pa. Pero paring Baymax, kita mo yung ginagawa dito ng ibang miyembro ng Execration. They zoning out mismo yung Geek Fam PH para lang makakontest yung ating turtle and Divine Judgment na naman to get, why not, yung ating bato nagiging papel sa side ng Execution dito. Actually, nakapick ng Kaja dito to deny mismo yung Link na makuha ng Geek Fam PH. Kaya rin sila napilitan na magpick ng isang Claude, also the Gra. Kasi alam din ng Geek Fam PH na they will go for the Link. So why not lumaban ka na lang sa paneling strategy, diba? Yes, tama. May itatanong din pala ako sa Overking, no? Paano ang dapat gawin dito ngayon ni Curtis, especially right now na nahihirapan siya eh,
doon during the with the rotation of execration. Nako, teka lang parin ba? Parin Baymax kasi kita mo yung ginagawa dito ng execration, hindi na pinagpapahinga yung Geek Pump PH dito. Dapat doon sa talong mo, kailangan lang na mabilis na farm mula dito sa Claude. Pero dahil doon nga sa 0-2 na nabigay mismo ng execration doon sa ating Claude, medyo magiging matagal pa yung pagpa-farm niya. Kasi pag naka-retribution veteran hunter ka, kailangan hindi ka tama sa mga clash. Kailangan mong kunin lahat ng buffs mo as soon as possible. Then you will go to the lane para makuha yung mga clear waves. Ganun lang yung gagawin mo hanggang magkaroon ka ng 2-item core. Yes, pero hindi, napipilitan yung Geek Pump PH dito na makipag-clash. Level 2 pa lang, nakakuha na kagad dalawang kills yung execration dito. And execration, ladies and gentlemen, getting all the objectives. Binabasag na nila yung mga first tower ng Geek Pump PH dito. And Gilberting, dagdag ko lang dyan sa sinabi mo, no? Ang mga nagiging dahilan ng teamfight na to, si Chakno eh. Yung old style na Chakno, no? Noong season 4 chak no, kung umaga sabihin na natin, yung talagang super aggressive tank plays, no? Yung talagang hindi na hinahayaan yung mga kalaban niya na makatakas once nag-initiate na siya ng team fight. Kumbaga sa basketball, paring Baymax, ito yung tinatawag natin na ang tawag dito, box 1. Yung box 1, mga kaibigan, doon ka lang sa field of goals mo, sa apat kayo sa may bandang loob ng ring. Then yung isa, babantayan lang yung point guard. Ganun ang ginagawa dito ni Chak, no? Zoning defense mula dito sa ating Cupra. Pero kasi ang titignan mo dito, paring Baymax, kung paano tumalon si paring Jack. Sabay na umuwi na BMI, mukhang mamamatay na rin yung ibang miyembro dito. Kickback PH and May and Curtizy, yung momentum. Grabe! Mula dito sa ating link, sabay zap. Sa top 10 to defend mismo yung second tower, pero ang napaksakit. Way of the Dragon mula dito sa ating show, and he will get the kill. CKTT trying to help his friend, pero mamamatay na. Si paring Zap, no, grabe yung Tyrant's Revenge ng ating Cupra no? Sa bush, sa may bandang baba. Ibang klase talaga, masasabi na natin talaga na nagbalik na yung dating Chang. Pero speaking of nagbalik, dapat hindi na mag-delegado yung kalagayan mo ngayon dito sa bote. But here comes May with the ultimate Tempest of Blade has been activated. May, still aggressive pa rin yung ginagawa niya rito sa bote, even though dalawa yung kalaban niya. But here comes si ETD, pero tamang mambaout lang naman sila. Mambaout lang, medyo magkakaroon na rin talaga ng item dito yung Esmeralda. Take note, hindi lang yung Ling yung magiging problema nyo pagdating sa game. Meron pa silang Esmeralda. They still have the Cho as well as a fighter rotation dito. Naka high end eh. So pag 1v1, sobrang sakit yung damage mismo ng ating Cho. Ito pa, yung gusto ko lang sabihin sa'yo, Baymax. Yung divine judgment dito ni Eto Max, wala siyang pakialam kahit si Grak ay mahuli siya. As long as alam niyang easy kill, gagawin niya. Ganun siya katindi. Eto Max, sabi nga nila. Kasi eto, ang mindset ni Eto Max ngayon, no, may tiwala ako sa kakampi ko. Kung sino yung mahuli ako, si Gratong, mapapatay nila. No, ganun yung nasa mindset niya ngayon. That is a good mindset para sa laban natin ngayon. Zapno, sobrang siga dito ni Zapno, pero Chakno, the darkness goes right dito na, the blazing do with as well, mapapatay na rin dito si paring Eto Max, Chakno. Grabe, weapon dragon? Dito, pero kita mo naman ni Way of the Dragon mula dito kay paring Zapno. Great of Tempest mula dito kay Hate, the Siren, Natalia, and Benny Cutie na lang yung natitira for the side of Execration. Mukhang mali ata na napapasukan na liga etong Execration dahil nag-condition. Grabe pa, isa nga, tama ka dyan. Kumbaga sa picture, pero hindi pa tapos the Falling Star Moon from Benny Cutie, pero hindi tatama mismo. Hindi tatama eh. And Geek Pump PH going for the third tower. Gusto nila mabilis ang objective dito, pero 10 seconds bago makasok yung ating Ling, yung ating Blazing Duet na namamula kay Turlizzy. Hindi naabot ng Divine Judgment. Ang ating Kaja, ito na yung ibang membro ng Execration, Cupra. Pumapatay niya yung ating Hellcurt, pero kita mo naman yung damage na binibigay dito ng Execration. Si paring Ling, ganyan ako yung laro, mga sabi dito ni Hate, triple kill! Grabe! Ubos, pati pan ubos! Geek Pump, lupmamang nga na upos pa! Medyo na gano'n, nag-greet yata sila doon, medyo hindi nila naalala na mabilis pa mag-respond yung mga kalaban nila rito, Webberting, especially
right now, the time of the game is still on 9-minute mark pa lang. Maaga pa. Wala pa masyadong item resulting to early resurrection. Nawala sa isip nila yung timestamp ng resurrection dito. Napakalaking problema ng ginawa nila. Pero, no, good team na push nila yung third inhibitor turret sa top. At ito nga eh, kung mapapansin mo, medyo nagkamali pa nga dito si Eto Max. Hindi niya kagad nahuli yung Claude dito. Pero dahil dun sa commit din ang ginawa ng Geek pa, medyo nasetup na yung dalawa, I think 3 or 2 players ata yung nahuli niya dun sa Tyrant's Rage. Factor rin yung pagkabuhay. Well, 10 seconds eh, bago magsimula yung clash, bago mabuhay yung Link. Yes. Maabot ba? Yes, right now makikita naman natin, the Lord is walking on the bottom lane. Palagay mo kayo, Bertie, sasabayan ba nila nito o mag-i-explain sila sa ibang lane para medyo ma-out of focus yung mga kalaban nila? Well, they will do the split push. Yun yung pinaka-safety na pwede mong gawin for the side of execution. Kasi hindi pa naman kayo totally... Well, lamang kayo sa pagdating sa objective. Mm-hmm. Pero hindi pa rin naman na sure win yung laro natin eh. Diba? So, kailangan mong maging maingat din talaga sa pagpili ng mga desisyon. Pero kita mo naman pa rin, Bay Max. Oo, look at sobrang kunat na. Meron ng kiras si paring Zapno dito. Grabe! Anti-Claude yung ginagawa dito ng ating Zapno. And take note, yung veteran hunter, pag ganito yung standing mo, medyo mahirap na. The Way of the Dragon. Grabe, tapos yung pinapasok niya. Pero ito na, wala din po kaya ating... Typhoon mo! Mapatay pa yung member, paring Bay Max. Zapno will fall down. And lima pa rin yung member ng ating Geek Pump. Mm-hmm. Benny Cutie still. Objective lang. Objective. Tamang okay. Objective lang. And what happened during that team fight is napakalaking bagay talaga ng Dark Knight Falls ng isang Hilbert as well as yung silence na idug na nairdulot niya. Kasi imbis na makapag-burst out yung team execution dito, ang ganda ng pasok na effort doon leading to the silences. Pero hindi pa tapos. Ako, mukhang magkakaroon tayo ng team fight once again. Tapos of Blaze, Live Tawan dito, and Jacko, tanking the current. Grabe naman yung damage, pero Blazing Blue at Captain Kurt, the HP is low and he will fall down. Why not? Still alive, trying to run away. Si KTZ na assassinate si Hate, and Hate will be shut down dito. Hoy pa, yung ating si Why Not, pero mamamatay din agad in the hand of Esmeralda. Akala ni Ling patayin na siya, no, si Why Not. Nakano niya, may immortality eh. Ang kunat. Well, ang kunat din eh. Grabe rin talaga yung passive ng isang Drak eh. Mm-hmm. Tapos yung damage nung isang Ling dun sa may bottom lane. Sobrang sakit na sa Drak. Wala dito si Exor trying to go. Pero hindi niya na lang siguro ipapasukin si parin Chak. No, meron ng Windtalker si parin May dito, which is yung mm-hmm. Pero execution, they still have the advantage. Pagdating sa mga objectives, wala nang outer torrents yung Geekbomb PH dito. So ano na, yung kailangan gawin yung Geekbomb. Well, Curtis Z, he have the 2 kills na kagad. Wala pa siyang, meron na siyang golden stab. So basically, meron na siyang damage dito kahit pa paano. Yes. Pero kasi ang problema dito, yung execution, ang dami ng mga defensive items, mga physical items. Nagtatira. Sample niya si Chu, diba? And look at Chu, di ba? Nag-antikira si Chu. Nag-damage item, he has gone now for a semi-tank. No, knowing kasi for the Claude, na Claude, once, tulad niya na sabi mo sa akin, na ang Claude, ang pang-counter is Queen's Wings, no? Para hindi ka ma-burst out ng sobrang bilis yung kanyang ultimate. Pwede mo bang explain kung ba? Kasi, pag naka-Queen's Queen ka kasi, well, parang alam naman siguro ng ibang players yan. So, para lang sa mga hindi nakala, pag nag-low HP ka na, doon na gumagana yung Queen's Wing mo. So, medyo kumukunat ka na, nasusustain mo na yung Blazing Duet. Hindi ka na pwede kagad patayin ng Claude using the Blazing Duet. So, tatagal, di ba? Pwede mo pang patayin mo yung Claude. Tsaka, wala naman kasing Purify ang isang Claude dito sa game number 1. So, magiging maingat din yung Quest 2-1 dito ni Curtis Z. Mm-hmm. And I might I remind you that the level 2 Lord is now up and is waiting to be taken dito ha, Kuya Bertinga. Pero look, dito yung dalawang assassin ng Geek from PH trying to split push on the top lane, waiting on that single push. Naku po, pero namataan niya na dito si Maragrapto with the silence and petrified combination from X, Sword, and GATD. Pero here comes Link, side-side ng mga bigitan natin sa pader. Pero look at the damage, X, Sword, still alive, pero hindi rin naman makakatakas in the hands of Fate. Naku po, meron pa. Naku, yung Blazing Duet, pero sobrang kunat ni Chakno dito. Nakita mo yung kunat ni Zapno? Mm-hmm. Yung split second sa'yo, sobrang laki ng bigay para sa side ng execration. Pero Lord, makukuha yun ni paring Right, Why Not, and the rest of Geekbomb PH. Pero wala na rin silang masyadong membro.
sa side nila dahil dalawa na lang natitira and that is May and CKTD. Paring May, mukhang mamamatay pa, hinahabol siya dito ni Paring May. Sabi niya, "Pero bakit ako pero mamatay kita? Buhay pa rin si May." Sabi ni May dito, "Dati ako." Oh, alam ko yung gagawin mo. Wow. Basta ko yung gagawin mo. No, kaya naman napaganda. Pinalaro niya. Sabi nga nila, pinalaro na kay Kuya. Pinalaro na kay Kuya. Oh my God. Ang ganda ng laban natin. Parang may makita. Oh. Alam na, ano ba ang pwede mong masabi dito sa laban na to? Kasi, grabe. Anytime pwedeng mabago ang takbo ng laro eh, no? Though lamang yung accretion no, sa team kills, dito sa kills nila, yung laban natin, dikit eh. Dikit na dikit lang. Pinapasok mo na agad din May. Kinukuha nila yung buffs mismo para dun sa, well, sobrang importante nun. Dahil naka-stamina siya, di ba? So, medyo malaking kawalan yun kay, ano, kay Hate. Pero, Geek Pump PH, kailangan may magandang gawin tong Natalia. Kailangan niya ma-delay mismo yung pinaka-core heroes ng execution. Sino ba yung core hero ng execution? That will be Hate. Pero ang problema, walang buff. Kaya si Kupra. Mhm. Andun pa si Cho, 'di ba? Andun pa yung ating. Marami talaga silang ano, marami silang dapat na tignan, no? During a team, hindi lang pwedeng si Hate lang yung babantayan nila kasi nga tulad ng sabi mo, Kaja is here. Na pwedeng i-hold down yung ating si Kurt Easy, no? Na napakalaki. Once ma-hold out lang ng Kaja Kurt Easy, napakalaking nga kawalan na noon eh. Para sa Geek from PH, yun yung nag-iisa nilang ano eh. Hyper carry. Pag nawala yun, wala na sila masyadong damage. Yes. Tsaka hindi pa binubuo dito ng ano, hindi pa nagko-courage yung ano ha, courage yung Geek Pump PH. Dito Geek talaga naka-wooden mask pala. Parang pa din sila dito. Oh. Tsaka ano kasi sa Geek Pump PH, medyo malalambot talaga sila. Hellcurt, Natalia, si Kurt Easy. Well, yung Kurt Easy. Medyo malambot pa rin naman talaga. Na Queen Swing na. Ito na yung sinasabi natin yung Queen Swing. Kung mapapansin nyo guys, this is the 4 core heroes. Yung ating Kaja, pwede na mag-transition to into tank. Pero parang may mamatay na naman siya. Queen's Wing, para dito kay Courtesy, meron na ng Oracle. Yung ating Why Not dito. Mm-hmm. Pero papakunat din kahit papano. Pero patay yung isang membro ng Geek Pump PH. Ito na yung oras na execution para lumang sa'yo sa mga crush. Tingin mo, ano ba? Pwede ba nilang take na advantage, no? Yung kawalan ng isang May, especially May Ken na, ano eh, can cancel out daling during the fight. Pero ako, ano nangyari? Ay, ako, grabe si Jackno! Jackno is back! Grabe talaga! Sabi dito ng X eh, kala mo, mahuhuli mo. Pero hindi. Patay dito ni paring X-Sword at mukhang magkakapatayan pa. Kurt Easy, ano yung ginagawa niya? Wala siya masyadong damage dito. Mm-hmm. Falling Star Moon ay naka-ready na pero pang clear words lang pala 40 seconds bago lumabas yung ating Lord on Lord. Yung mga talon ni Jackno samantalang Natalia maganda yung ginagawa dito ni CKTD na ikat para hindi kayo makapag-push mismo doon sa third tower. Pero may minions ha na dumarating dito ngayon sa mid lane. Hindi niya napansin na mayroon ng minions na nakadating pero may mukhang mamamatay na naman. Tempest update para ito kay Benny Cutie para hindi lang siya ma-crowd control and execration. Ano na ang gagawin mo? Blazing Duet mula dito kay Kuro na si paring Mitch galit na galit. Ito na si paring Jackno pero kita mo naman yung power of nature mula dito kay paring Why Not. Ito na. Ang ganda ng figure. Wala na. Sobrang tagal lang kami natin, Baymax. Grabe. Nako, medyo nagkakaproblema na rin nga yata yung Geek Pump, no? Kung saan sila dedepensa, no? Kasi during that team fight on the mid lane, Zapno split pushing on the top. CKTD daw nagka-cut lane, pero hindi niya namataan. May mga creeps na nakadaan bago siya nag-cut. So, medyo disadvantageous yung para sa kanila. Pero right now, Zapno, may kakunata na rin nga, no? Hindi na siya kaya yung one-on-one ng isang Natalia dito. 4-2 pa yung Natalia niya with the Bounty Hunter, ha? Oo. Tsaka ang ano dito, paring Baymax, ha? Yung Blazing Duet, guys, kahit tignan nyo, walang damage. Sobrang ganda ng Queen's Wing, tsaka ng iba pang mga physical item. Yes. Talaga yung pinakakailangan mo.
Nako po, si Wynat naman yata yung namataan nila dito. Why not dito? Laban sa tatlo. Sinusubukan tumakbo with the power of nature. May mabilis nga naman tumakbo. Kaya makang, makakapag-disengage din ang isang Grack dito. But look at the minion sa top lane. Nakabahan ako, Baymax. Oo, yun ang ginagawa eh. Nung game from PS. Ako, pero ano? Nakabahan ako. One for one. You ever think for both of our teams, no? In favor of no one yan. Hindi mo buwan ngayon, Nay. Grabe yung game one natin. Joke lang. Pero ako ha, kanina kinakabahan ako for the execration. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung pressure lane na ginagawa ng isang Hellcurt and the Natalia. Kanina pa sila nakatao doon sa may bandang taas. Samantalang yung Geek Pump, yung tatlong membro ng Geek Pump PH dito, nag-clear waves lang sa ibang lane. Then Zapnu, Kuya Zapnu, Maklod, patay yung ating show in execration. Hindi nila matapos yung laro. Game 1 pa lang, Kuya Zapnu. Pero Falling Star Moon, unstoppable. Grabe! Si Bennett, Profi Cutie. But here comes Hate with a follow-up. Benny Cutie is still on the go. Why not? Very low on HP, but with the immortality, makakaligtas kaya. Oh! What an ultimate! Benny Cutie talaga naman tansyadong-tansyado. Pero yung Akaja will fall down as well doon sa kamay ni Kurt Easy. 269 ang Kurt Easy natin dito at pero CKTV on the go right now. Chakno dito, medyo na silence pa. Benny Cutie will try to run away as well as si Chakno, pero here comes May. Oy, Benny Cutie sobrang unat pero will be shot down by Kurt Easy. Chakno, she's trying to run. Ako po, here comes Hate. Wala pa rin damage dito na ginagawa si parang hindi pa siya kumukopo. Pero eto na nga, episode days, binakabit siya, pero nakapag BMI, way of the dragon coming from Zapnu. And now, the comeback of execration being done dito mga kaibigan. Hindi pa rin yata tapos. Uy, walang ano, tao sa base. Ayun. Walang alaw, walang tower. Walang tower, walang tower. Zapnu, like and share, mga anon. Yung ating Joe and Geek Pump PH dito mga kaibigan, going for the Lord. Ito natin yung pangatlong Lord ng ating Geek Pump. Oh, level 3 Lord to level 3. Grabe yung na. Ito ha, ito Baymax. Dito mo na malalaman kung gaano ba katindi yung game sense ng mga players natin. Kasi in this kind of time, 22 minutes, pumapasi ka dun sa anong item yung binibuild ng kalaban mo. Kung nagbebenta-benta sila ng item eh, di ba? Kapalit-palit na eh. Bibenta nila si ganto, bibili sila ng immortality. Pagkapalit sila, bibenta nila immortality. Papalitan na panibago. Anything could happen na talaga dito sa laban na to kay Bertino. So, ang iniintay na lang yata nila dito ngayon for Geek Fam PH is for the Lord to come near the base. Then, mag-i-speed push na sila. Yun yung nafe-feel ko dito. Ayan na si Lord. Ayan na si Lord. Nako, linggo pa naman ngayon. Oh my god. Wala na ako masabi dito, parin Baymax and Lord. Ay nandito na level 3 Lord. Tumatalo na po. Kailangan patayin kagad ng execution. Well, ito na yung tamang. Sinipit lang naman talaga nila. Oo. Ito na yung tamang oras for the Geek Pump PH to push mismo yung mid lane dahil wala na rin blue purple buff yung ating Ling and malaking tulong na yun para sa Geek Pump PH. Pero ang tanong, paano makakahuli si Eto Mac? Kasi wala na tayong nakikitang magandang divine judgment mula kay Kaja. Yes, tama. Wala. Napapaganda na yung pagtatago dito ng Geek Fam PH on the bushes. No? Waiting for the Kaja kasi alam nila na yung Kaja, one of the initiators na inaantay ng execution. Alam nila na kasi Chakno nakikita nila, no? Si Kaja hindi. So they're expecting that to pop out of nowhere. Grabe, no? Dadaanan na lang yung magkakalaban dito. Naku po mga Sir Chief, ano nangyari? Magtotropa. Grabe. Parang nagiinuman lang. Magkatabi siya mo. Hindi ko alam kung ano nangyari dito, pero Chakno mo mabak na. Well, I think that is intentional mula dito kay Chakno and Zapnu. Naku po, pero Kurt Easy trying to steal the blue buff, but here comes the follow-up. Bouncing ball last ultimate, but Kaja rito with the ring of life.
Oy, grabe naman talaga dito si Sap Dai si Benny Cutie on the go. Talaga namang zone out na dito ang isa Johead Steel. Nakuha yata yep. ng Geek Farm yung buff. Guys, kung hindi nyo napansin, yung ginawa doon ni Chakno is using the Peace Code and the Tyrant's Rage para mahuli ng Geek Farm PH dito. Pero nabuhay pa mismo si Curtis, even doon na wala na siyang BMI. The Wild Charge ay nandun para lang makasurvive sa initiation. Pero ito na yung ibang membro dito ng Geek Farm PH, the Blazing Duet mula dito sa ating tour. Pero mapapatay siya, Esmeralda, 3-2, ang nangyari sa mga nanggit na ano yung gagawin ng PH dito. CKTD. Patay, sabay tatakbo. Grabe. Nakakatakot talaga ang isang Chakno, mga kaibigan, na nagbalik talaga yung dating Chakno na hinahangaan ng lahat na very aggressive days. Kahit under the turret kanina, nakita mo yung Everting, bro. Denied in niya talaga para pa-secure nila yung turret. Pero right now, execration is trying to end again. Ang minion! Peso play! Ang minion! Pero nahuli dito! Falling Diamond, but the silence is here. Helter is on the go. Jump to the legit tundo, but that won't do, mga ibiga. With the bounce burn naman, kami po Jack. Nakupola, dali si Zapno. Doon sa likod, but hey, still on the go. Slide inside out, the shutdown is there. Why not is trying to run away? Makakatakas ba kaya? Ayun, disengage. Kami from execration. Masyadong makunat si Totoy Golem, ladies and gentlemen. Pero execution, getting their advantage again dito sa game number 1. Game number 1 pa lang to, pero parang... Grabe! Parang finals, no? Para lumabas ang bagong Lord. Pagod na si Lord. Kung lunggo, mga kaibigan, pinapagod nila si Lord. Grabe yung laban. I think naka-winter trancho na ata yung Natalya. Hindi ko alam kung naka-winter trancho yung Natalya kanina. Kanina? Binenta niya lang, oh. Kasi nung na-stand. Binenta niya siguro. No? Pinalitan niya ng rose gold mitchell, which is also a good item. Magical. Magical defense. Pero bad thing yun for an Esmeralda enemy. Di ba alam naman natin, Esmeralda, kaya humigop niya ng shields. And rose gold meteor gives a lot of shield. And that is a good thing for an Esmeralda. Dito mo na, dito. Uy, teka lang, na-silence. Pero Tempest of Blade mula dito kay Paring Hate. Dito nangyayari dito, eject na mula dun sa ating May. Hinahapol nila si Paring Hate. Ano yung gagawin mismo ng Geek Farm PH dito? Mula dito kay Courtesy, Wild Shard mula kay Why Not. Bamba out na mga Geek Farm PH. Pero hinastack. Uy, sabon! BMI, sabay Blazing Duet, tatakbo. My judgment! Si Paring Hate, Max. Ang tagapaglipas ng execration, pero meron niyang immortality. Nag-Tempest of Blade pa si Paring 8. Grabe! Buhay siya, pero yung minions ay paparating this na. This might end the game! This might end the game! I think tapos na ang kalbaryo ng execration sa game number 1. Wala pa rin minion! Grabe! Pero Falling Diamond! Pero Natalya, CKTT, masyado ka lang makulit. Mukhang mahuhuli siya sa Tyrant's Rage. Hindi umabot! Yung Tyrant's Rage. So why not fall down? Ito, piming na. Ito na. Tapos na talaga, guys. Game number 1, execration. Ibang klase. Ibang klase. No? Props dito kay Etomax for catching, ha? For catching the flood after that BMI. Na